saan ka man, dalhin ang kapalaran. Iisang bayan lang sa puso mo'y laman, pinagmulan at babalikan. Konting tiis na lang at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo, isigaw natin sa mundo. Bagong bayani namin kayo, sipag at tapang nyo hinialay sa mundo, sinasaludo namin kayo. Pilipino, itaas ang noo, ipagmalaki mo ang galing nyo, isigaw sa mundo. Magandang hapon UK, magandang hapon Europa, magandang gabi Pilipinas at magandang gabi rin po sa Middle East. Saan man po kayo naroroon ngayong hapon na ito, ay sana ay samahan niyo kami para sa isang oras po na kumustahan natin sa araw na ito. Ngayon po ay makakasama natin siyempre ang ating mga co-host na sina Jean Alcantara at Crystal Diaz. Ngayong hapon po, meron po tayong Kumustahang COVID-19 Lockdown at Immigration 101. Jean and Crystal, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Rose. Magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Tagapanood. Crystal? Hello everyone, I'm Crystal Diaz. Hello Rose, hello Jean. I hope everyone is staying alert, staying well, and stay tuned for the next hour para po sa Kumustahang COVID-19 sa One New Konek. Yes, at ngayong hapon po ang tatalakayin natin, syempre, na may kinalaman sa immigration ay ang visa rules extension. Ay papaliwanag po sa atin yan ng ating in-house solicitor na si Crystal Diaz. At ito po, napakagandang usapin, napakagandang talakayan ngayong hapon dahil ipapaliwanag naman po sa atin ni Immigration Consultant Jean Alcantara kung ano ba yung mga karapatan po ng undocumented, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemic. Marami tayong mga kababayan na maaring magkaroon ng sakit, pero kung undocumented sila, maaring po ba silang pumunta o magpagamot sa mga ospital? Yan po ang tatalakayin natin ngayong hapon. At syempre pa, sa Kumustahang COVID-19 Lockdown, makakasama po natin ang nagkaroon ng problema last week, ang Philcom sa Paris, at ang pagbibigay pugay natin sa isang Filipino frontliner na nasawi po dahil sa COVID-19. Makakasama natin ngayong hapon ang kanyang anak, si Rainier Ballesteros. Ang tinutukoy ko pong frontliner ay si Melujean Ballesteros, veteranang nurse ng National Health Service. So, huwag na po natin patagalin bago pa ma-disconnect sa kanilang internet. Makakasama po natin ngayong hapon mula po sa Paris, France, ang presidente po ng Filipino Social Service in France na si Nelia Mistruzzi, at siyempre ang isa sa kanyang kasama sa grupo, member po o officer ng organization, ang TSC Stringer na si Bong Agustinas. Magandang hapon sa inyo, Bong and Miss Nelia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, o magandang gabi. Dito po sa Paris ngayon ay daytime. Bali, 2:15 in the afternoon. Okay. So, mabuti naman po at nakakuha kayo ng magandang signal ngayong hapon. Oo, nga po. Hindi kagaya nung last week. Mabuti nga po. Okay, Ms. Nelia, siguro ang unang tanong natin is, ano po, ibigyan nyo kami ng konting background sa organization ninyo, itong Filipino Social Service in France. Okay. Ito pong Filipino Social Service in France, actually, na ano lang ito, na declare noong January 20, 2020. So, madalit sabi, bago lang asosasyon, aming itong ginawa dahil sa aming mga layunin na halimbawa yung work
for the integration of the Filipino to French society. At saka po yung disseminates the information, especially on healthcare and social security in France. Yun po mga ano. At sa ngayon po, sa time ng pandemic, lalo kami naging interesado dito sa asosasyong ito kasi napapansin namin lumalaki ang problema at lumalaki rin ang volume o ang nag-increase yung population ng Filipino community dito sa Pransya. So naisipan namin magtayo kami ng grupong ito para makatulong kami lalong-lalo na dito sa time nito ng COVID-19 pandemic. So, marami po kami ginagawa at sa ngayon, actually, kabihat kanina lang umaga, maraming tumatawag sa akin, ang nagiging first na problema ng mga Pilipino, yung pagkatapos ng lockdown, bumalik sa amo, hindi sila tanggapin at hindi sila bibigyan ng sweldo. So, balik kanina umaga, tatlo yung aking in-entertain, so binibigyan ko sila ng advice. No, normally, normal naman na lahat tayo hindi nagtatrabaho at may karapatan na kahit hindi magtrabaho ay suswelduhan ng amo. Okay. Jean, ikaw yung nagtalakay ng repatriation last week at merong mga video na pinakita tayo sa during our live na meron pong mga kababayan tayo na nasa isang simbahan dahil po sa kababayan natin na namatay dyan sa Paris. Bigyan po natin ng linaw ito. Alam po namin na tumutulong ang organization ninyo sa pagpapauwi din ng mga undocumented migrants. Tama po ba? Opo, tama po yun. Okay. So yung pong nakita natin last week na video, can we play that? Chad, can we play yung video last week ng mga kababayan natin na nagtipon-tipon sa simbahan? Yes. Para ipaliwanag po sa atin ni Bong at saka ni Miss Nelia kung ano yung nagaganap na ito. Diyan nagko-collect po kayo ng donation, I suppose. Opo, tama po 'yon. Kasi halimbawa po ang isang namatay, for example, walang kamag-anak. So ang nagagawa namin, tatanungin ko muna kung kahit naman walang papel, meron silang mga account sa bangko, normally automatically merong tinatawag na insurance of death. Yung insurance of death, pag namatay, kahit wala kang papel, aasikasuhin niya ang pagpapadala sa Pilipinas. Wala po yung problema. Now, the other solution is, halimbawa ako, sinabi sa akin niya, walang pera yung taong namatay, uunahin kong kausapin din ang employer. At nakikiusap kaming grupo, na pwede po bang makahingi ng tulong sa inyo. Kasi itong bangkay, kailangan may pauwi namin sa Pilipinas. So, ang employer, normally, majority, mababait na nakakahingi kami ng pera para o tumutulong kung hindi man mabayaran ng kumpleto. Ang another solution namin, pumunta kami sa, tumatawag kami sa pare, sa simbahan, at doon kami nanghihingi ng donation. So, mababait ang mga kababayan, nagbibigay sila hanggang sa makumpleto namin yung pambayad sa prenarya. So, yun na po ang magandang paraan. At maipapadala namin ng within 1 week ang bangkay sa Pilipinas once na nabayaran namin yung prenarya. In fact, hindi sa pagmamalaki, malakas din siguro kami sa prenarya kasi kahit nakauwi na yung bangkay, ang nangyayari, minsan 2 months ang nakauwi, hindi pa kami bayad. Minsan kulang yung pera namin, nanghihingi pa kami sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ang Philippine Embassy naman tumutulong din, of course. Yun nga lamang, ang proseso medyo matagal pag sa kanila because of, alam naman ninyo, yung paghingi ng pagpapa-approve kung paano maibibigay yung pera papunta dito sa Paris. Pero tumutulong sila. Kami naman, ang advantage, mabilis. Kasi madali lang, lalo pag sinabi mong Filipino Social Service, sabihin namin, pwede bang makahingi dyan ng kaunting pandagdag, etc. Madali lang po. Within 1 week, iginagarantiyan namin, kaya namin ipadala ang isang namatay dito sa Paris. Okay. So, linawin po natin, Miss Nelia, yun pong video na nakikita natin, during the lockdown po yan o before the lockdown, yung may namatay na natulungan kayo at nag-fundraising kayo? Yun pong before the lockdown, actually, 1 week before, na bagong nag-lockdown,
nagpasalamat ka kami sa Diyos at aming nagawa ng paraan na maipadala namin. Otherwise, hindi na makakaalis kasi one week ang difference. So ito yung mga tao na nagbigay ng donation doon sa aming pinauwi sa Pilipinas. Na yan, nakita ninyo, ang nakakolekta kami ng medyo malaki-laking halaga. At kaya namin ipadala siyang madali sa Pilipinas. I see. Okay. Yan naman po mga maraming mga tao kasi gaya nga, hindi pa lockdown. Pero noong second time na namatay naman sa COVID, pwede rin namang dalahin sa simbahan. Pero hindi kami allowed ng madami. 20 person lang ang pwede lang umattend ng maximum. 20 tao lang ang pwede mag-attend. Talagang family. I see. Okay. So salamat po sa paglilinaw ninyo, no? So yung nakita po natin na video, to clarify, ay before the lockdown ito. So yes, ay mama. Panahon ito ng Marso, tama po ba? Yes, March 4 po nung umalis yung bangkay na. Normally March 4, yeah. Oo, March 4. Pero yung napauwi po ninyo sa Pilipinas, ito po ba ay ano? Isa po ba siyang katawan o na ipa cremate na? Ayun po ay buong katawan na ipauwi namin. Nakauwi po siya ng katawan. Before the lockdown po yan. Before the lockdown. Okay. Pero yun pong napauwi naman po ninyo during the lockdown, ano po yung proseso na pwedeng po ninyong i-share sa amin? Normally, yung pong, halimbawa, itong latest namin, mayroon diyang i-cremate at siguro bukas. So, ang ano dyan, kung mayroong family na mag-accompany, pwede niyo uwi yung ash with the company, with the family. Yun ang pwede. Pero kung ipauwi namin ang katawan, hindi pwede. Talagang hindi pwedeng mangyari yun. Kasi nga, dahil COVID-19, ang namatay. Okay. O sige. Jean? Okay, so katulad din po siguro dito sa UK yan, ano, Nelia and Bong, na marami mga hihingin kung ano-ano mga permission, mga certificates, obviously, ng pagkamatay, ng pagka-cremate, gano'n. So, mahal ba dyan kung sakali ang pagpapadala ng katawan or, in this case, pagpapadala ng abo o pagbibit-bit ng abo sa, siyempre, sa aeroplano kasi Pilipinas? True experience, yung pong marami na kasi kaming naipadala nga sa Pilipinas, yung halimbawa, pinadala namin yung bangkay, ang binabayaran namin sa prenaria is 3,860. Yeah. So, euro. Yung po, minsan, pagka talagang wala kami, halimbawa, kulang kami sa pondo, hindi ka kulang yung pera, mabait pa rin yung aming contact ng kurinarya, nakaka-discount pa kami. Kung magkano yung hawak namin, tinatanggap nila. Or, our association is nag-guarantee. Sabihin namin, halimbawa, pwede po bang ipadala na yung bangkay in inyong association ang guarantee? So, yun po, nagagawa namin, depende po yung sa pamilya, depende sa aming kung paano namin, kasi minsan, nakakatakot na mag-guarantee ang association, baka hindi mabayaran. Siyempre, ako yung unang responsible. Pero marami po kami nagagarantiyahan at minsan tatlong buwan o apat nang nakauwi ang bangkay, hindi pa po bayad ang kurinarya hanggang sa naghihingi pa kami ng limos o yung family naghihingi ng limos. Actually, nakakatuwa po yung ginagawa nyo, no? Kasi siyempre, at least mas mura-mura dyan. Ano? Pero, so yan po yung gastos mula France pauwi ng Pilipinas. Paano po yung pagdating ng eroplano sa Pilipinas? Involved din po ba kayo sa pagpapadala sa probinsya, pagbuburol, paglilibing, ganon? Opo naman. Actually, si Bong, meron silang mga contact doon, mga politician, halimbawa senador or congressman. Sila naman yung contact doon sa Philippines para matulungan na ipadala yung bangkay doon sa lugar. Halimbawa, taga Davao, kagayon itong huling umalis from Davao. So may tumulong na congressman niya sa Pilipinas. Wala din pong problema, depende 'yun sa ano namin sa family. Kalimutan kong iyan kanina. Halimbawa ang namatay ay talagang walang relatives. Ang nagagawa pa namin, ang gobyerno ng France tumutulong pa rin. Halimbawa ako pumunta ko ng prenaria, yung prenaria ang agree, ikaw ay connected doon sa yung government na prenaria.
nagbibigay sila ng 1,008 euro para pandagdag doon sa aming pagbabayad sa prenaria. Yun ang isang advantage dito sa France. So kung marunong ka maglakad, then you can ask the government also for the subsidy. Yun ang aming magandang ano dito sa Francia. 1,800, basta alam mo kung paano lakarin at kilala ka, and then they're trusting you. So through the prenaria, sila direct to the ang payment sa prenaria, and then the rest, yun lang ang aming babayaran. Malaking tulong po yun sa mga Pilipino. Okay. Naman, Rose. Oh, so pagkaklaro po natin, yung pong naiuwi ninyong katawan po ng kababayan natin ay during the time na hindi pa po nagsasara ang France, right? At wala pa rin lockdown sa Pilipinas. At opo, yung iuwi ninyo na ashes during the lockdown na ito. Tama po? Opo. Tama po. Pero sa ngayon, pwede pa rin ipauwi kasi itong latest, ang gusto ng family, uuwi ka agad. Basta ang condition, may kasama. Pwede namang dalahin sa airport. Ganito yun eh. Pupunta kami sa prenaria 15 days before the flight para humingi ng mga papeles na nagpapatunay na pwede niyang dalahin by hand carry yung ashes. Okay. Hindi naman po pwedeng ilagay sa bagahe. Siyempre, kung mawala yung bagahe, nawala rin yung abo. So, yun na lang po ang solution. Okay. Ang tanong ko, Bong Agustinas, kasi ikaw ay matagal ka nang nakatira dyan sa France. Makakapagbigay ka ba ng estimate sa atin kung ilan ang mga kababayan nating undocumented dyan at paano sila tinamaan ng pandemyang coronavirus kung nawala ng trabaho, nagkasakit, etc.? Dito, sa ngayon, ang mga Pilipino rito, mga umaabot ng 47,000. Pataas. Okay. Pataas yun. Ngayon, ang undocumented naman, mga 33,000. Yung 47,000 na sinasabi mo, sa Paris lang yan o sa buong France? Yes, sa buong France na yun. Kasama niya sa South, sa mga ibang probinsya rito sa France. So, Bong, ang sinasabi mo, mas malaki ang bilang ng undocumented dyan. Marami kasi. Medyo marating pa rin mga Pilipino rito kahit na ito lang natigil lang itong lockdown. Okay. Maganda yung sinasabi mong thank you for sharing us the figure. Siguro Bong mamaya pwede mo rin samahan pa sa discussion natin si Jean Alcantara dahil pag-uusapan naman natin yung karapatan ng mga undocumented migrants. Bakit ba masasabi natin na madaming undocumented dyan sa France at saka ikukumpara natin siguro yung sitwasyon dito sa United Kingdom dahil ang pag-aalala nga ng mga kababayan natin, lalo na kung yung mga undocumented ngayong panahon ng pandemic, nag-aalala sila na pumunta sa mga ospital dahil baka sila ay mahuli o maisumbong sila o maipa-deport ngayong panahon. So, sasagutin po natin yung mga ilang katanungan tungkol dyan. Jean? Yes, so we'll do that. Clarify ko lang, Bong, yes. No? So, sabi mo, mga 47,000 ang, legal na mga Pinoy French. Plus, idadagdag yung 33,000 na undocumented. So, sa madaling sabi, mga 80 sila. No, hindi. 47 talaga, pataas yun, ano? Hanggang 65,000 ng mga Pilipino. Ngayon, undocumented, talagang 33,000. Pataas. Anong basihan nyo noong pagbibilang ng 33,000? Dito sa tinignan ko rin sa yung sa record dito, tinignan ko yung statistic ng Pilipino nandito. I see. Okay. O sige, tatalakayin naman natin yan mamaya, Rose. So, yes. Ikaw muna. Meron pa po ba kayong nais idagdag tungkol dyan sa inyong grupo na pasalamat po tayo dahil tumutulong sa mga kababayan, lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Imagine niyo na lang po yung kababayan natin na nagkasakit o namatay tapos wala pong tulong na makuha dahil nga especially kung undocumented sila, no? Opo. Nagpapasalamat kami unang-una siyempre sa mga Filipino community at saka yung si Father Leo na vlogger. Ang aming pasasalamat ay kahit na unang-una, halimbawa kahit mga walang papel, maganda talaga yung dito sa France kasi yung batas
kung anong meron kami, yung may papel, ganun din yung walang papel, especially sa hospital, tinatanggap nila. Ako bilang experience ko, being a nurse, hindi kami nagtatanong kung may papel o wala, talagang gagamutin ka. Iyon ang advantage at saka pare-pareho ang treatment. I see. Okay. So samahan po ninyo kami sa talakayan mamaya, no, yung mga karapatan ng undocumented migrants. Kasama yan sa segment ni Jean Alcantara sa Immigration 101. Panghuling tanong ko sa inyo para i-close itong segment natin na hindi natin natapos last week. Miss Nelia, isa kayong frontliner nurse. Kayo si Bong, isa ring frontliner dahil siya ay stringer ng The Filipino Channel. Ano po yung kahalagahan ng organisasyon katulad ng organisasyon ninyo ngayong panahon ng pandemya? Okay. Napakahalaga po para sa akin kasi unang-una, hindi lang naman kami yung association din dito. Normally, 40 to ang association na kung tawagin ay SIGA, Committee General Disassociation Philippine and France. Ngayon, kami namang grupo, yung Filipino Social Service, malaki ang advantage kasi yung mga problema, halimbawa, yun nga, pumasok kanina, may pumasok, ayaw tanggapin ng amo, yung mga ganun, nabibigyan namin ng advice kung ano yung mga karapatan nila. At pangalawa, yung nakaraang ano bang month yun, yung first mo namin, nakapamigay kami ng mga relief goods sa mga kababayan, na which is marami nang tumatawag sa amin na wala na silang makain, hindi nila panahabakan yung sweldo, hindi sila makalabas ng bahay. Nagbibigay kami ng mga form para yung magkaroon sila ng authorization to go out. Plus yung aming asosasyon, nag-share-share kami na para makalikom at makapagbigay ng relief goods sa maraming kababayan. Actually, madami kami hong naipamigay 2 beses. Napakalaking tulong sa kanila kahit bigas, sardinas, or corned beef. Napakalaking tulong at marami hong tumatawag sa amin at nagpapasalamat tungkol dyan. Yun po ay napakalaking ano sa mga kababayan na talagang dito sa Paris, believe ako, talagang nagkakaisa sa parte ng ganung pangyayari, nagkakatulong-tulong, at doon sa mga may sakit, unang-una ako yung taga-ospital, nasasamahan ko pa sila at naigaguide ko at aking natatanong ang doktor kung ano baga ang dapat gawin ng isang Pilipina na mayroong COVID-19. Nabibigyan namin sila ng magandang advice. Okay. Maraming salamat po. So dumako naman po tayo ngayon sa bahagi ng ating programa. Ito po ang pagbibigay pugay sa ating mga frontliner, mga kababayan po nating frontliner, lalo na yung mga nagtatrabaho sa National Health Service dito po sa United Kingdom. Ngayong hapon po, titingnan natin, makakasama po natin ang anak ni Melujean Ballesteros. Si Melujean Ballesteros po ay veteranang nurse ng National Health Service na kasama ang palad po ay pumanaw dahil po sa COVID-19. So, dito pong nakaraang linggo ay siya po ay hinatid sa kanyang huling hantungan. Nilibing po siya dito po sa United Kingdom at idinaan po ang kanyang katawan sa ospital kung saan po siya nagtrabaho. So ngayon, makakasama po natin si Rainier Ballesteros. Rainier, nandiyan ka ba sa kabilang linya? Rainier? Hi, Rainier. Hi. Magandang hapon po sa inyo. Nasaan po kayong lugar ngayon? I'm sure nasa Pilipinas kayo ngayon. Thank you for joining us. Can you hear me? Naririnig niyo po ba ako, Rainier? Ay, wala yata yung audio niya. Ang technical director po natin ay nasa Pilipinas din, Chad. Pwede po bang ipakita ninyo yung photos ni Ms. Melujean Ballesteros, veteranang nurse po ng National Health Service na sumakabilang buhay dahil po sa COVID-19. Ayan po, kung nakikita po ninyo yung larawan, can you, yes. Full video mo nga yan, Chad, please. Yes, ayan po. Jean, nandyan si Melujean Ballesteros. Nakausap mo ba ang kanyang pamilya? Parang nabigyan ko lang ng advice si Rainier, no? By the way, itong pinapakita ay sa harapan ng St. Mary's Hospital sa Paddington.
Kasi nga sabi mo, idinaan siya doon, tapos habang dumadaan siya, pinapalakpakan siya ng mga kasama niya sa ospital. At kinunan din to ng video ng mga kasama niya, mga taga-Kalawag, Quezon, bilang pagpupugay. At maganda yung naging resulta. Pero ang isang gusto nila magawa ngayon, nandoon yung palay ko siya, yung balon ni Melujean. Kung pwede na si Rainier ay makarating dito upang matulungan niya yung tatay niya na medyo nakakaedad na rin. Unang-una para obviously damayan siya at tulungan siya sa pag-aayos ng mga arrangements tungkol sa mga naiwan ng yumao nilang ina at asawa. Rose. Yes, so yung kung nakikita po ninyo, yan po ang bahay ni Melujean Ballesteros at ang kanyang asawa na si Luis Ballesteros sa Pilipinas. Ito po yung sana kung hindi siya namatay, ang plano ng mag-asawa ay umuwi na po sila sa Pilipinas at doon na doon sila mag-spend ng kanilang retirement years. Dahil kung makikita po ninyo, ayan, yung larawan po ni Miss Melujean at ito pong kasama niya ay ang kanyang asawang si Luis. Alam mo, Jean and Crystal, ang love story nila ay nakakatuwa kasi high school sweethearts pala sila. Si Mr. Luis Ballesteros at saka si Melujean. Na high school pa lang sila na magkasintahan hanggang magkolehiyo ay sila ay naging magkasintahan hanggang makapagtapos ng kolehiyo at naging nurse si Melujean Ballesteros. At siya po ay nagtrabaho sa Pilipinas and then after that, nagtrabaho din siya sa Middle East for almost 10 years. So 10 taon din siyang OFW doon. Ang sabi ng kanyang asawa na si Luis, dahil meron silang mga anak na nasa Pilipinas, isa dapat makakausap natin. Sabi ng kanyang asawa, kung ganun din lang naman na magkahiwalay sila ng matagal, wag na, bumalik na lang ng Pilipinas. But si Melujean found an opportunity na makapagtrabaho dito sa United Kingdom. So almost 20 years din po siya dito sa UK bilang nurse. At ito nga, nadala niya kaagad ang kanyang asawa dito sa UK para makasama niya. Kasi ang sabi ng kanyang asawa na si Luis, nung nakausap ko po siya sa telepono at na-interview ko siya para sa storya natin sa TFC News at ABS-CBN News, ang sabi ng asawa niya, para saan pa na naging mag-asawa sila o nabumubuo sila ng pamilya kung hindi naman sila magkakasama. So ngayon, nandito po silang dalawa sa UK habang ang kanilang anak po na dalawa ay nasa Pilipinas dahil tinatapos po yung pag-aaral ng nursing kung hindi ako nagkakamali. At sa puntong ito, nasa kabilang linya ang ating panauhin na si Rainier, ang anak ni Melujean and Luis Ballesteros. Rainier, can you hear me? Naririnig niyo po ba ako? Ayan, i-annotate ko lang muna habang kinokontak natin si Rainier. Nakita po ninyo dyan sa video, meron pa rin pong mainstream media na nag-cover ng kanyang libing. At makikita nyo naman yung mga kasama niya sa trabaho, mga nurse, mga kababayan, at mga kaibigan ay inabangan po ang pagdaan ng karo sa harap ng ospital. At doon ay pinalakpakan siya, binigyan ng pugay, nagdasal din yung mga ibang kababayan natin para sa kanya, at tinuloy na po yung procession kung saan nga po siya ililibing. Kung nakita nyo rin sa video, ang kanyang asawa na si Mr. Luis Ballesteros. Yan po ang kanyang libing na naganap po nitong linggo, a few days ago lang. Hello, Rainier, can you hear me? Narinig po ba ninyo ako? Medyo hindi po maganda yung signal ni Rainier kasi nasa Kalawag, Quezon siya. Si Ms. Melujean Ballesteros po ay taga Kalawag, Quezon. Nandun po ang kanilang, doon po siya lumaki. At kapitbahay niya ang kanyang asawa na childhood sweetheart nga, sabi ng kanyang asawang si Luis sa akin sa interview, ay bata pa lang sila na talaga ay, nagkaligawan, kumbaga siyang nanligaw at sinagot siya nung medyo nasa tamang edad na, pero matagal na po sila na
nagkakagustuhan, nagkakaibigan, hanggang magpakasal sila nung makatapagtapos po ng pag-aaral sa koleyo ang ating veteranang nurse na si Melujean Ballesteros. Ang nakikita naman po ninyo sa larawan, kung makikita po ninyo sa ating Facebook Live, ang kanya pong anak na si Rainier Ballesteros na nakipag-ugnayan po sa One You Konek para nga gusto niya sana na makarating dito sa United Kingdom dahil sa pagkawala ng kanilang ina ay hindi nila nakita ng personal, hindi rin sila naka-attend ng libing. Pero marami pa pong kailangang asikasuhin na mga dokumento na kailangan ng gabay rin ng kanyang tatay na si Mr. Luis Ballesteros. Rose, okay. Nag-connect si Jennifer, may message siya na hindi daw talaga sila makakonect. Naririnig nila tayo. Mm-mm. Pero gusto ko lang sabihin na pinakita kanina dun sa yung parang sa funeraria, no? Yun yung pagkatapos ng services o ng misa, yun po yung kabaong ni Miss Ballesteros na ipapasok na para i-cremate. Yun lang po yung last period. Okay. Clarification, Gene, hindi po yan na burial kundi cremation? Ay, cremation siya kasi okay. yung pugon nandun lang sa tabi ng kabaong. Pag sinara yung binta, yung kurtina, ipapasok na siya doon hanggang maging abo yung mga labi ni Melujean. I see. Okay. So thank you for clarifying, Gene. Kasi hindi ko pa rin yan hindi ko nakausap si Tito Luis. Tinawag ko na rin siyang Tito Luis. Dahil matagal kami nagkakausap sa telepono, kinikwento niya yung buhay nilang mag-asawa. Kaya ako nagkaroon ng insight into their life as a family and as a couple. So gusto nating bigyang pugay ang ating pong nurse frontliner na si Melujean Ballesteros na sa kasawiang palad po ay pumanaw dahil sa COVID-19. Noong last week, Jean, kung matatandaan mo, yung pakikipag-usap natin, panayam natin sa ating guest na si Boyet. Gatinaw. Sinabi niya na several times they've tried to connect with the NHS 111 at saka emergency service, pero hindi nga sila napuntahan kaagad. Yung sa kaso naman po ni Melujean Ballesteros, ayaw niya magpa-ospital. Ang sinabi niya sa asawa niya, kung pupunta siya o kung madadala daw siya sa ospital, ay baka hindi na siya makabalik ng bahay. Yun ang sinabi ng kanyang asawa. Nag-aalala siya kasi nung panahon na ito, alam niya na mataas yung infection level sa mga hospital at sinisikap niya na magpagaling sa bahay through yung mga home remedies at saka yung pag-take niya ng gamot kasi nurse naman siya, no? Siguro yun ang gusto kong linawin na ayaw sana niyang magpa-hospital, pero dahil nga hindi na gumanda ang kondisyon niya, talagang pinilit siya ng kanyang asawa na dalhin na magpa-hospital at kailangan bigyan siya ng treatment. At alam ko na talagang ginawa ng ospital ang lahat para maisalba ang kanyang buhay. Sa kwento rin po ito ng kanyang asawa na si Luis Ballesteros. Ang gusto ko lang sabihin dito, Rose, no? So yung buhay ni Melujean at saka ni Luis Ballesteros, katulad din kay Amor at saka kay Boyet Gatinaw, parang classic method sila ng pagpunta rito ng mga kababayan natin, no? So maaring nanggaling sila ng Middle East o ng Pilipinas, nagpunta dito bilang mga nurses o healthcare workers, tapos nga napasabak, medyo brito na sila, napalaban sa COVID-19, tapos bigla na lang siyempre sinawampalad at nawalan ng buhay. Pero makikita natin na yung classic way of Filipino relationships, di ba? Na ang ganda na sana, tuloy-tuloy ang buhay, umuunlad ang buhay natin dito. Then suddenly we're faced with this massive disaster, really. A crisis, and sana matigil na yan dahil mahigit sino ba nagsulat nung minsan na mga 80 na raw ang namatay na mga Pinoy, hindi lang healthcare workers. Although sa nakita kong listahan para mga 50 to 60 pa lang. Pero kahit na 50 lang sila, ang dami nang nalagas sa community natin. At masakit na sa community. So sana matigil na siya. Okay.
Salamat Jean for the ano, for your input. Magandang ang tingnan niyan kasi syempre ang storya naman talaga ng mga kababayan natin, ang storya ng migrante, ng migrant workers. Talagang magkakasama po 'yan. May lungkot, may saya, pero maraming lungkot dahil nasa ibang bayan tayo. Kaya importante na sa lalo na ngayong panahon ng pandemic ay sana magkatulungan pa. Tumulong ang mga kababayan natin. At nakikita naman natin na ngayong panahon na ito, this period, talagang yung mga kababayan po natin tumutulong. Nakita nyo naman yung guest natin mula sa France. Talagang ginagawa po nila ito para nga sa ating mga kababayan na lalong-lalo na yung mga undocumented. Pero maliban din dyan, yung pagbibigay pasalamat din sa mga frontliners natin na kahit lang in the service of, giving them food, free food, o ipagluto sila ng pagkain. So, yung mga maliliit na bagay na yan, nakakataba po ng puso para sa ating mga kababayan. At sana nga maipakita natin towards the end of this program, yung pong mga grupo na namigay po ng pagkain ngayon sa mga ospital sa London. So, with this, dahil hindi po natin nakasama ang ating panauhin na si Rainier Ballesteros na humingi rin sa atin ng tulong last week, para bigyan natin siya ng advice on how to come to the UK para matulungan ang kanyang tatay na mag-ayos ng mga papeles ng kanyang related to the death of their mom. And of course, bigyan ng emotional support ang kanilang ama na mag-isa ngayon nandito sa UK, nilibing ang kanilang, na-cremate ang kanilang ina, wala sila sa tabi, wala pong... Although na syempre may mga kaibigan si Luis and Melujean, pero iba pa rin kung nandiyan talaga sa tabi mo ang iyong pamilya. So, Rainier, maraming salamat for getting in touch with us, for showing us or sharing with us yung video and photos ng iyong nanay. Nagpupugay po kami kay Melujean Ballesteros, sa kanyang asawa na sumuporta sa kanya, at sa lahat po ng frontliner natin na nurse dito sa United Kingdom. Nagpupugay po kami sa inyo, ipagpatuloy po ninyo ang inyong trabaho, at sa mga sinawimpalad po na kababayan natin na namatay dahil sa COVID-19, ipagdadasal po natin ang inyong kaluluwa.